Sa legal na paghihiwalay ng mag-asawa, may naririnig tayo mga terminong divorce, annulment o nullity of marriage. Ngunit ano nga bang ibig sabihin nito at pagkakaiba ng mga ito? Nullity of marriage, kasi yun ang pinaka-common. Existence of grounds. Okay. Ano ba existence of grounds? In nullity of marriage, kailangan yung grounds must be present at the time of the celebration of marriage. Okay. Pag-divorcio, ang grounds present after the celebration of marriage. For example, tinatawag na psychologically incapacitated ka. That's common grounds yan. Mm-hmm. Present na yan, hindi on the, after your marriage. Present na yan on the day of your birth. Okay. But only manifested after the celebration of marriage. But actually, yung grounds of your psychologically incapacity, present na yan on the day of the marriage. Nullity of marriage yan. Yung tinatawag na divorce, yung grounds is present after the celebration of marriage. For example, ano ba yung mga grounds? Yung tinatawag na sexual pervert. Sexual pervert. Ano ba yung sexual pervert? Mas gusto niya galawin ang aso niya kaysa asawa niya. Oh, sexual pervert. Kakaiba yun. Oh, yun. That's a ground for legal separation. Alright. Another ground for legal separation, yung tinatawag na attempt to kill the wife or the husband. Attempt lang, hindi naman kill. Attempt to kill. Another, yung tinatawag na unfaithfulness. O yun. Hindi naman present yan or the day of the marriage, present yan after. Okay. It means that is a ground for divorce. Hindi siya ground for nullity of marriage. Kasi ang nullity of marriage, the grounds must be present on the day of the celebration of marriage. During. So it means, ang grounds na pagtitingnan natin, when the grounds existed. Alright. Oh, yun yan. Okay. But pag divorce ang pinag-uusapan natin, lalo na pag recognition of foreign divorce, hindi na natin pag-uusapan yung grounds. Kasi yung grounds yan, pinag-uusapan na yan doon sa Japan. Pinag-uusapan na yan doon sa Canada, doon sa US. Ang pag-uusapan natin sa recognition of foreign divorce, existence of the Japanese law allowing divorce, and pangalawa, valid ba yung divorce niyong dalawa pursuant sa Japanese law, pursuant sa American law, pursuant sa Canadian law. So, kailangan natin i-prove dito sa Pilipinas yung batas ng Japan. Kasi ang batas ng Japan, walang notice ang judge dito sa Pilipinas. Hindi niya alam yung ano yung batas ng Japan. Yung Japanese law. So, yung Japanese law, kailangan mo yun i-prove as a fact. So, kailangan kang kumuha ng ebidensya na may batas na yan sa Japan, may batas na yan sa Estados Unidos, may batas na yan sa Canada. Mm-hmm. Paano mo gawin yan? Kumuha ka ng official publication of the law. Of course, iba-iba na kasalita dyan, Japanese. I-translate mo yan. After the translation, kailangan accredited yung mag-translate. Ipa-authenticate mo yan sa Japanese embassy to testify na yung translation yan is tama, okay, sa accurate yun sa Japanese law. Tapos, hindi tatanggapin ng Philippine court yung authentication ng embassy ng Japan. Mm-hmm. Kailangan yung authentication ng embassy ng Japan, ipa-authenticate mo pa yan sa DFA to prove na yung nag-authenticate is actually a duly authorized law, duly authorized person pursuant sa tinatawag nilang policy ng DFA, Foreign Affairs. Salamat sa panunood sa video na ito. Mag-comment para alam namin ang opinion mo. I-like at i-share din ang video na ito. Mas marami ang makakapanood, mas maraming matutulungan. I-like at i-share din po ang DZRH News Television Facebook page para kung may bagong balita at impormasyon, ma-notify ka mula sa DZRH. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maraming salamat.